Ala, ikamusta ba ka, mga kabayangan? Ari na naman ang isang espesyal na lutong Batangas, ang tinatawag nating Gotong Batangas. Hindi dito ang ating mga laman loob. Ito ay binubuo lamang ng bituka ng baka, tuwalya, puso, at saka balat. Ayan, hugasan nating maigay at nang mawala mga lansa o anggo, hugasan lang nating maigayan. Ayan, napaka-importante na maayos ang pagkakahugas ng ating mga laman loob. Ngayon, atin itong sasalang na sa ating lutuan. Ayan, malakas ang apoy. At dyan ay hintayin lang natin mabulakan. Medyo matagal-tagal din ito. Yan eh, kahit hindi mo na natin takloban, basta malakas ang apoy niyan, pag bulak niyan, lalabas yung ating mga tinatawag na impurities. Ayan. Yan ay may hindi talagang totoong dumi. Pero ito yung ating mga tinatawag na impurities at yan ay ating aalisin. Ayan. Ngayon naman yung ating palalambutin ito kay ating tinakluban ng kaldero. Minsan-minsan ating bibisitahin at titingnan natin kung kumusta baga ang pagkakaluto nito at atin niyang babalik-balikin din at nang yan ay pantay ang luto. Ayan, balik-balikin laan natin gayan. Ayan, eto yung ating mga pansahugdian. Meron tayong paminta, yung siling haba, sibuyas, bawang. Ayan, may kaunting luya, pangtanggal ng anggo, at meron tayong dalawang nor beef cubes. Ayan, ito naman yung ating ibinabad na at swete na magbibigay kulay. Ngayon ay ating giniling na yung ating mga panlahok na yan tulad ng bawang, sibuyas, luya. At yan ay ilalagay na natin dito sa ating pinakukulo ang laman loob para yung timplang ito ay lumasa na habang unti-unting lumalambot ang ating mga laman loob na yan. Ayan. Sinadya kong ginigiling ang mga panlahok na yan. Nang yan ay pag lumambot ay halos hindi mo na mapansin sa sabaw. Hindi mo na para piliin o hirangin. At pag lambot na yan ay magmimisto lang na rin yan. Pampalapot ng ating sabaw. So, babalik-balikin lang natin at pakukulan nating maiging katulad nito. Ayan, medyo malakas ang apoy dito. Tapos, lalahok natin ito ngayong ating ibinabad na pinagbabada nitong aswete at ng itong ating gutong ito ay magkameron ng kulay. So, utay-utay. Depende sa gusto nating maging kulay niya. Napakasama din namang itsura pag ay sobrang pulat. Yan naman hindi spaghetti. At yan naman ay guto. Kaya pag yung madilaw-dilaw na kaunti, mamula-mula na kaunti ay pwede na. Huwag pakakasobran ng sweet eh. Ngayon ay lalagyan natin siya ng patis. Tatansyahin lang natin yan. Hindi kinakailangan napakatapang agad ng alat niyan. At tayo naman ay may gagawin sa usawan niyan. So, paminsan-minsan ating tatanggalin yung mga impurities na yun. At yung mga natutunaw na mantika o sebo ng baka, yan ay ating binabawasan. So tatakluban natin ulit ang kaldero at nang yan ay mapalambot natin, pahihinaan natin ang apoy. Yan, kita nyo naman. Ala, mahina ng apoy. Oops. Yeah. Tapos ating babalikin ulit yan. So titingnan, bibisitahin natin kung anong itsura na ng ating mga laman loob na yan.
Ayan, kita nyo naman, nag-melt na o natunaw na yung napugnaw na yung ating mga pansahog na yung mga sibuyas at bawang at luyang yaan. Ito makikita nyo doon sa gilid ng kaldero. Oh, ayan. So, babalikin lang natin para pantay ang pagkakalambot ng ating. Hindi yung makinakailang napakalambot niyan at hindi masarap at nakakaumay. Kaya ating titistingin, ating titingnan kung ayos na ang lambot ng ating mga laman loob na yan. Tulad na sinabi ko, hindi masarap pagka sobrang lambot at nakakaumay. Kailangan medyo lumalaban din sa ating kagat. Ayan. So, titingnan natin kung pwede na nating hanguin itong mga mas malalambot na laman loob tulad nitong bituka. Ito'y mas malambot ay kaya dapat ito'y una nating hahanguin. Ayan. At baka naman sumobra ang lambot tulad na sabi ko. Kailangan na meron ng kaunting laban sa ating ngipin, sa ating pagkagat. May gatil lang kaunti pag kinagat mo. Ano, palalambutin ulit natin yung mga naiwan ng mga laman loob. Ngayon naman ay ating gugupit-gupitin na itong ating mga bituka. Itong aking dami ng aking nilutong ito yung pansarili lamang. Ito yung hindi pang mga turo-turo o mga pang restaurant. Yung sapat laang na lutuin ng gotong Batangas na yung mga laman loob ay ayon lamang sa kung ano yung gusto kong kasama. Ayaw ko ng mga baga, ng dugo. Ito yung may pwede rin natin samahan ng purong laman pero hindi ako tuwang natutuwa sa purong laman. Ngayon, titingnan natin kung yung ating tuwalya ay malambot na. At dahil sa pangatulad na sinabi ko, hindi dapat napakalambot at hindi masarap. Ngayon, nakita ko na tama na yung pagkalambot niya. Kaya alisin na natin. Ngayon, palalakasin ulit, pahihinain natin ang apoy. Yan, pinatay natin ang apoy. Tapos atin ang hihiwag-hiwagin itong mga laman loob na ito na sakto lamang sa ating mga pagsubo at pagkagat. Huwag naman itong napakaliliit at huwag itong napakalalaki. Ayan. Ating gugupit-gupit nila. Ito naman pwede natin gayatin. Oo, pero lalong hindi naman maganda kung ating angat-ngatin nila ng gayang kalalakiyaan. Ating gugupit-gupitin ayon sa magandang sukat. Yung baga sa English, tinatag ng mga bite size. Ayan. Kita nyo naman, oh. Napakaligat pa ng ating balat. Yung balat na yan, hindi maganda pag sobrang lambot. At talagang namang tunay nakakaumay. Kitang-kita nyo naman, oh. Napakaganda ng itsura ng ating mga laman loob na yan. Ngayon, ating iseset na ating gotong Batangas. Ilalagay na natin sa bowl yan. Ating pinainit na konti yung ginayat na piyesa. Tapos, inlagyan natin ng sabaw. Ayan na! Oho! Medyo ginarnisan ng kaunti. May pinalamutian ng kunting mga giniling na sibuyas at siling haba. Ito ang ating sausawang kalamansi, batis at sili. Yeah. Pwede na namang hirangin ng buto. Pero ayos na yan. Ngayon ay ating susubukan ang lasa. Yan. Akin tinikman, napakasarap ng ating tinatawag na gotong Batangas. Mapapansin ninyo walang masyadong sahog. Ito ay pinalasalaan natin ng Norbeef cubes, patis, paminta, betsin at yung ating mga rekado, mga bawang, sibuyas at konting luya. Yung iba hindi naglalagay ng luya pero ako naglalagay ako kahit konti. Pampalito ng lasa para mawala din yung lansa o anggo. Yan. Yan yung ating mga piyesa. Ang tinatawag namin dito sa Batangas. Ano gang piyesa ng inyong guto? Yan. So, makikita nyo diyan, hindi ako nagsama. Pero kung gusto nyo naman samahan niya ng mga dugo, ng mga baga, ng laman, pwede naman. Ayan po. Oops, parang pangalan ko yata yun. Ayos! Masarap ang gotong Batangas, ala Chef Boyet. Kau, sinimot na!
Yan na. Oho. Napakasarap. Higaw. Sige pa. Higupin mo maigay. Huwag pasyadong pakainitan at baka naman mapaso ang dila. Salamat po.